Monday 2018. Congratulations, Juliana Parizcova Segovia! Ikaw ang Miss Canadian! Uwi ang nod! Dahil sa True, may nanalo na. Kahapon, kinoronahan na si Juliana Parizcova Segovia bilang First Miss Q&A 2018. Ano ang pakiramdam kauna-unahan na Miss Q&A? Opo, sobrang saya po. Maraming nabago sa buhay ko simula nag Hall of Fame ako na Miss Q&A. Pero ngayon na natapos na siya, sobrang sarap sa pakiramdam. Hindi ko pa ma-explain. Bago ang Miss Q&A Grand Finals kahapon, halos isang taon ding nagpaandaran, nagkabugan at nagtagisa ng mga Becky tuwing tanghalian nang magsimula ang Miss Q&A sa It's Showtime noong July 2017. Ito ang kauna-unahang contest sa TV para sa mga Becky na sabi nga beauty in all forms and sizes. At ang ultimate na qualifications, ang kandidata na may kakayahang itawid ng pak na pak ang question and answer portion. Sa iyong palagay, bakit nasa ilalim ang butas ng ilong, but hindi nasa itaas? I believe merong rason kung bakit nasa ilalim ang butas ng ating ilong. Dahil naniniwala po ako na sa mata ng Panginoon, kahit saan man po ilagay ang butas ng iyong ilong, o pag samasamahin man ang parte ng iyong mukha, perpekto ka sa kanyang paningin. Kahapon, hindi pa man nagsisimula ang kompetisyon, hindi na magkamayaw ang madlang people sa Resorts World Manila sa pag-cheer sa kani-kanilang mga pambato. I believe na si Matt Centeno ang dapat maging kauna-una ang Miss Q&A kasi she set the standards of a high standard ng pagdating sa Q&A portion, napakahirap niya talagang matalo. Matalino siya, maganda siya, lahat nasa kanya. Kasi si Juliana, kilala ko talaga personally. So hindi lang siya mabait, talagang napakatalinong batang yan. Mula sa 25 candidates, natapyas ito sa 10. At para maka-advance sa next round, kailangan nilang galingan ang pagsagot ng mga tanong mula sa mga judges. Sa MTRCB ratings, kung may rated G, rated PG, at rated SPG, bakit walang rated K? Kaya wala po siya sa rated SPG, PG, at G dahil hindi po siya TV na magpapaliwanag doon sa baba. Bagkos, si Madam K, pinapakita niya kung sino at ano tayo mga Pilipino. Kaya po walang rated K doon dahil mapapalabas niyo siya kada linggo. And I, thank you! Mula sa 10, natira ang top 6. Pasok pa din ang mga Hall of Famers na sina Rian, Juliana at Matmat. Pasok din si Marigona, si Lars at ang crowd favorite na si Elsa. Sa top 6, matinding debate ng mga isyu at pananaw ang pinaglabanan ng natitirang 6 na kandidata. Ano ang mas bad trip maudlot? Hatching o hikab? Nakaka-badtrip ang tanong, hindi yung pagod ang iniisip. Nakaka-badtrip, syempre, pag na-achin ka, meron ang kulangot sa ilong mo, hindi mo matanggal, sobrang sakit doon na nakaka-badtrip. Kasi pwede naman ako maghigap habang may a-achin eh. Ayaw yung pagsabayin. E samantala sa'yo. Talagang nakaka-badtrip pag hindi natuloy ang pagpapahinga mo dahil sa pagod nararamdaman mo buong araw. Ikaw kayang bang humatching habang nagpapahinga? Nakaka-badtrip maudlot ang hikap. Alam mo kung bakit? Maraming tao nga asa sa'yo kinabukasan kung hindi mo nanamnamin ang bawat tao. Ang mga contestants naman na hindi pinalad na makapasok sa Grand Finals, iba-ibang opinion kung sino ang mananalo. I'll go for Ma'am Christian. Gusto ko syempre manalo yung aming sister na si Marigona. Lars Pacheco. I'll go for Inay Matmat. Kinabahan ka ba kay Elsa? Opo, simula po nung respect at saka semifinals, isa po siya sa kinakatakutan namin lahat. Hanggang sa tawagin na nga ang top 3. Halos maglupasay sa stage si Matmat nang una siyang makapasok sa final 3. Abot-abot naman ang tensyon at nervyos nang maligwak si Elsa at pasok si Juliana. At ang sinasabing dark horse sa kompetisyon, si Lars. May kani-kanyang diskarte at talino ang lahat ng mga contestants. Pero aminado ang mga front runners at top 3.
na kinatakutan nila ang galing at hatak ni Elsa Droga. Ano naman ang masasabi ni Elsa Droga na muntik-muntika ng sumampa sa pagkapanalo? Juliana! Sobrang nanghihinayang ako na konting-konti na lang maaabot ko na yung pangarap ko. Ginawa ko naman po lahat ng best ko. Salamat po sa inyong lahat kasi po umabot po ako hanggang grand finals. Second runner-up ang transgender ng taga-Bukawi, Bulacan, si Lars. First runner-up ang veteranang kontesera, ang waray na si Matmat. Hindi naman nasayang ang pag-cheer ng mga taga-Pasay sa kanilang manok na si Juliana. Ang sigawan at hiyawan, dahil pa ang nanalo sa loto. Palibhasa ang kanilang kabarangay, may korona na may 1,000,000 piso pa. Nagmamalaki namin siya dahil siyang pambato namin sa taga-Pasay. Masayang-masaya kasi nanalo yung sister ko. Proud na proud kami! Bukod sa crown na nakakahalaga ng 350,000 pesos at tax-free na 1,000,000, nanalo din si Juliana ng all-expense paid trip for two sa Thailand. At red poke package worth 500,000 pesos. Ano ang pareretoke mo naman sa sarili mo? Ipin. Magpapaipin. Magpapangipin ka na talaga. Baka magpaipin. Nasa isip ko pa rin po kasi yung mangyayari sa akin after nung final. So, kung magtutuloy-tuloy yung career ko, eto, ganito lang siya i-maintain. Ano daw ang gagawin mo sa 1,000,000 pesos? Ano gagawin mo dyan? Tax-free, ha? Tax-free. Yung 1 million siguro, eto na to, kukuha na kami ng bahay na. So bilang kauna-unahang Miss Q&A, paano mo gagamitin ang boses mo para sa LGBT? Siguro lalapit na lang po ako dun sa realidad na yun na magiging boses nila ako na sa kahit anong contest, laban lang, lalo na sa mga katulad ko na dapat walang atrasa. Believe in yourself and you will be unstoppable. Limitless. Nice. Thank you. And limitless. At kung meron daw isang tao na sobra-sobrang pagkatuwa sa kanyang pagkakapanalo, ito ay ang kanyang nanay Cynthia, ang siyang dahilan ng hugot ni Juliana sa final answer. At ang inspirasyon sa winning answer ni Juliana, si Mommy Cynthia. Para bang ikaw ang nanalo? Yes. Panalo rin ako. Lagi kong naman sinasabi sa kanya na para sa kanya naman talaga lahat to. Lahat ng sakripisyo niya abroad, it's time to pay back. At alam ko kahit anong gawin ko, kulang pa. Thank you, Bunso. Talaga. Bunso talaga siya. Oo, isa po kasi. Inakala mo ba, Nanay Cynthia, na magiging beauty queen ang anak ko? Yes, talaga. Tinanggap ko na kasi yon dahil hindi ko na siya maawat nung nagko-contest na siya. Mas kinakabahan ako pag nandun siya. Actually, nagdalawang isip po ako, isama siya sa grand finals. Kaya kanina, nung nagpunta sila sa resort hall, hindi ko tinatanong kung saan siya bandera ka upo. Pero siya'y nasa isip. Proud nanay. Proud nanay. Yes. I believe. Yun din ang kinatatakutan ko, yung mawala siya sa tabi ko. Kasi nag-iisa siya. Ako kaya ko yung sarili ko eh. Eh wala siyang kapatid eh. Kung ako ang unang kukunin ni Lord, sinong titingin sa anak ko? Magtsatsaga sa kanya pag tumanda siya. Kaya kung kukunin rin lang kami, better sabay na kaya. May pinagmanahan pala ang Miss Q&A. Ha? Talakera din. Talakera din si Mommy. At sa bawat corona na naipapatong sa ulo niya, mas kumikinang ito at mas nagkakaroon ng halaga. Kasi sa bawat laban ni Juliana, ay laban din ang kanyang pinakamamahal na nanay. Hi, this is Juliana Parizcova Segovia from Pasay City, the first Miss Q&A 2018. And ako naman po ang kanyang proud nanay na si Cynthia. And I...